pinsan kaya da. Hello mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Vincent Calyada at kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video nito para mapalawak po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago pong uploads. At please po, don't skip ads po kasi malaking bagay po yan sa pagtulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, nandito tayo kay Jeremy at yan kamustahin po natin. Si Jeremy po ay maraming pinagdadaanan sa buhay at isasama po natin siya kung saan niya gusto. Tanungin po natin kung saan siya pwedeng maging kalma, yung marilax ang iisip niya. So ayan, samahan niyo po kami mga kalingap at tara po, punta na po natin. Mga kalingap, nandito tayo kay Jeremy. Hello Jeremy! Hey Vincent! Hello! Mga po tayo. Kamusta na? Ayos lang po. Ano mo, pinagkakaabalan mo ngayong araw? Wala pala kayong pasok? Wala po. Grade 9, grade 10 po walang pasok. Bakit daw? Eh, gagamitin siguro po yung classroom. Baka may exam ano? Kamusta na sa ano, pang-araw-araw? Ano po? Positive lang po palagi. Positive? Yung pagsasama po namin dito sa ano, parang kami-kami na lang po yung magkakapamilya. Tama yan. Basta sumunod ka na lang din po anong gusto nilang sabihin para sa iyo. Kasi para sa iyo naman yun, di ba? Grabe. Alam mo ba na madami naiyak ulit doon sa part 7, doon sa liha mo para sa mga kapatid mo? Kahit ulit-ulit mo nga pong basahin, naiyak po talaga ako. Naiyak ka? Pero at least kahit papano, nailabas mo yun. Tama yun, nailalabas mo yung mga sama ng nararamdaman mo. Yung nasa, alam mo, dapat ano, kalimutan mo na yung bagay na gumugulo sa isipan mo, ano? So, ayan, at binisita kita muli. At sabi mo sa akin nung kahapon, nag-picnic kayo, kaya natuwa ako. Sabi ko, sige, enjoy mo lang. Tama yun, mag-enjoy ka lang. Yun ang pinakakailangan mo, dapat mag-enjoy ka. Para kahit pa paano nalilimutan mo lahat ng bagay na nagugulo sa isipan mo. At marami din nakapansin ako talagang kung nga daw ay na-depress. Kaya sabi man nila na balik-balikan kita, sama kita para mawala yung nasa isipan mo, yung gumugulo. Para kumbaga, maano ka, malimutan mo yung bagay na nagpapahina sa iyo. Ba? Po. Kuya Vincent, yung ano po pala yun, tandaan mo po yung chinat ko po sa inong gabi na tungkol po dito sa sitwasyon ng buhay ko. Hinatid kita dito? Opo. Ang pagkawi ko? Opo. Ano yun? Kumusta? Ano ba yung sitwasyon ng buhay mo ngayon? Kasi po ngayon, school year po, parang, ano po, parang gusto na po kung kunin ang luluhin ko na pumunta saan. Doon na lang po mag-aral sa Manila. Kaso, nung sinabi ko po dito kay Mama Tinay, grabe po yung iyak niya. Ah, itong Mama ni Kevin. Sabi niya, napamahal na daw po siya sa akin, ba't iiwan daw po sila, tapos nag-iyak po yung mga bata. Ano, kaya nga po yung kinaumaga, nagligo na lang po kami para mura yung sa isip niya, yung sinabi ko na aalis din po ako yung school year ng katapusan. Tapos, sabi po nila, kung magkaroon daw po ako ng ano, lupa at bahay, kahit dito na lang din daw po pwede magpatayo ng bahay dito sa lupa nila. At sa kanila naman daw po ito. Parang anak na din daw po ang turing sa akin ni Mama Tini. Ayaw niya daw pong mawali sa tabi niya. Sabar po yung pag-iyak niya. Pinigilan ko lang po yung iyak dahil ano po. Sa araw-araw po bagang ano, magsasama. Parang sila na po yung magulang tas mga kapatid ko. May magulang. Pero ikaw makikapag-design yan. Mga po. Anong balak mo? Walang kung anong pibiliin ko. Basta yung ano po, nakakapag-aral pa din po. Nakakapag-aral. Ano ba sabi sa'yo ni Lolo mo? Doon na lang daw po sa kanya. May ano daw po siya doon. May bahay daw po siya sa Paranaque siguro po. Tapos siya ba ang mag-aaral sa'yo? Po. Ikaw, nasa iyo naman yan kung anong decision mo. Kasi ikaw makakapag-decide niyan. Magano ka? Hingi ka ng gabay kay Lord.
na kung anong magiging desisyon mo. Kasi kumbaga sa bawat desisyon mo, ikaw yung gagawa. Hindi pwedeng ibang tao. Yan, tandaan mo. Kaya kung anong napupusuan mo, doon ka makasunod. Kung anong sa tingin makakatulong sa'yo, yung gagabay sa'yo ng ayos, yung bagay na hindi ka na mahihirapan, nasa iyo yan. Dapat, ano ka, mag-decide ka. Opo. Pero sino ba napupusuan mo sa tingin mo? Parehas. Parehas. Opo. Hindi mo din kayang iwan sila. Sila nga matinay mo. Opo. Bakit hindi mo kayang iwan sila? Ano po kasi, mag-aampo lang ako dito. Yung pakiramdam kung dito. Magandang yung pakiramdam. Anak na po talaga kasi yung tunay na turing sa akin mama tinay. Talagang anak po yung tawag niya. Pinagmamalaki po niya ako po yung panganay niya. Tapos yung isa pong, yung asawa niya pong nasa Manila. Bawat na video call, na nagbi-video call po ako eh. Ako daw po yung panganay niyang anak. Yeah, nakakataba ng puso yun. Oo po. So, ano yung naramdaman mo yung gano'n ng pagmamahal sa'yo ng ano, ng kahit hindi mo kapamilya pero tinuturing ka na parang anak din? Tingin ko na lang po, parang sila po yung nagluwal sa akin, parang sila po yung pinanggalingan ko. Parang nakakalimutan ko na po yung ano, kasi po nandyan sila. Yun ang maganda, yan ang sasabi ko sa'yo, kasi ikaw yung ano, tuturing sa sarili mo. May mga nagsabi na ipatingin kita, baka may trauma ka, may depression. Lahat naman tao na may depression yan. Depende na lang kung paano mo dinadala, kung paano mo lalagpasan yan. Kaya nga, pag ikaw na de-depress, maghanap pa ng bagay na ikasasaya mo. Na huwag mong isipin lagi yung lungkot. Kasi pag inisip mo ng inisip, madedepress ka talaga. Hanggang ikaw ang maapektuhan. Minsan, iniisip mo na po talaga yung ano. Yung dumating po sa time na sobrang ano, yung nagsama-sama po lahat ng problema, hindi mo na po alam kung gagawin mo. Kaya nga, yung bagay na yun, pag dumarating ngayon, sabi ko sa inyo, dasal ka? Depression po. Depression tawag dun. Kasi iniisip mo lahat ng problema mo, na parang tingin mo sa sarili mo, wala kang katampi. Ano ba? Parang tingin mo po sa sarili mo na hindi ka na po makaka, hindi mo na po malalampas sa mga problema kinakaharap mo. Kaya dapat abang bata ka pa, malampasan mo yan. Yan yung big challenge sa iyo na dapat mong malagpasan. Ano? Lagi mong ano, na isipin na andyan si Lord. Ano? Kasi yun ang gagabay sa'yo si Lord at mga taong nasa paligid mo. Tulad ko, lagi kitang pinupuntahan para mas magabayan kang ayos. Mawala yung mga pinanakit mo sa puso mo, yung mga nangyayari sa buhay mo. Ano? Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ano? Nandito si Vincent mo, a-advisean ka ng dapat mong gawin. Okay? Kuya Vincent, makikiusap po sana ako na kung pwede po na maipasyal mo po ako ulit sa ano. Kahit sa tabing dagat lang po, para gumanggan po ito yung pakiramdam mo. Sige, kasamahan kita. Dahil request mo, gawin natin para siya ikakalma mo lang. Ano? Po. Tara. Well, Vincent, maraming salamat po dahil dinala niyo po ako dito para kahit pa paano, mabawas-bawasan po yung problema dinadala. Para gumaan po yung pakiramdam ko. Well, Vincent, pwede po akong bumaba dito para makapaglakad-lakad po sa gilid. Ah, sige na. Mag-ano ka, magre-relax ka. Sige, mag-ingat ha. Tandaan lang. Yan mga kalingap at ano, si Kevin, malakad-lakad daw. Hintayin ko na lang dito siya. Kakawang bata dahil ayan, grabe ang pinagdadaanan sa buhay. At yun, sinasama ko siya para mas lalo niyang ma-enjoy. Kahit pa paano, mawala ang kanyang daladalang problema.
napakahirap dahil napakabata pa niya, pero ganun nakabigat ang problema ang dinadala niya sa buhay. At maraming salamat po sa patuloy na pitiwala dito kay Jeremy, sa lahat na nagmamahal kay Jeremy. At sana matulungan natin itong batang ito. Malampasan niya lahat ng bagay, lahat ng problema na nangyayari sa kanyang buhay. Ma! Pa! Hindi man po tayo makumpleto. Hinihiling ko po makumpleto tayo kahit na isang araw lang po. Gusto ko po kayong alayan ng kanta. Ito po yung kantang ialay ko para sa inyo, para sa akin. At ikaw ay kaagad sumusuko, kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Alam mo na kung bakit ka nagkakaganyan, naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog ba, natutulog ba ang Diyos, natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, ayan ang iyong puso, tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Sana balang araw magkasama tayo, kahit na isang araw lang. Yun lang, mahal na mahal mo kayo. Kay Vincent, maraming salamat po ulit. Kahit pa ulit-ulit po ako magpasalamat dahil sa paulit-ulit niya ako pinapasyal. O, katulad po nito, dinala niyo po ako dito para kahit pa paano po gumaan yung pakiramdam ko at mabawasan po yung problema ang dinadala ko. Maraming salamat. Sabi ko sa iyo, Jeremy, gagawin ko lahat para maging okay ka lang. Naging okay ka ba sa ngayon kahit papaano? Opo, dahil ano po, naisabi ko po yung gusto kong sabihin na kahit na isang araw makumpleto po kami. At yung pag-alay ko po ng kanta. Nag-alay kang kanta para sa magulang mo? Opo. Wow, nakakatawa ka talaga kay ano, Jeremy. So, ayun, napakagandang pagmasdan, di ba? Opo. Ito, di ba? Ito yung parang ano, pagmasdan mo yan na Jeremy, pandagat, di ba? Sa kada ano ng alon niya, parang sa ano lang, sa buhay ng isang tao, di ba ang alon dumadaan? Parang tao lang din, dumadaan lang din. Na kada ang tao may problema, di ba? Dumadaan ang problema, huwag dapat natin i-stay yan. Parang alon lang, hindi siya may stay. Di ba? Parang ganun lang din dapat tayo. Dapat may apply natin yun sa buhay ng isang tao. Na dapat, na kapag may problema, mas piliin nating lampasan yun. Huwag tayong magpadala sa problema dahil tayo ang maapektuhan nun, Jeremy. Kaya, pilit kitang sinasama at lahat ng advice ko para sa iyo dahil gusto ko mawala yung sakit na nararamdaman mo. Di ba? Opo. Kasi nasabi mo na kahit may ginawa ang magulang para sa iyo, mahal mo pa rin sila. Dapat ganun ka rin, Jeremy. Di ba? Mahalin mo talaga sila. At alisin mo yung sama ng loob mo. Di ba? Mas piliin mong maging matibay ka, maging masaya ka. O, masaya ka ba sa nangyari ngayon? Masaya po. Ano yung pakiramdam mo na naisama kita sa ganitong lugar na alam kong nirequest mo ito eh, kanina. Na alam kong magpapasaya sa'yo. Ano yung naramdaman mo? Bumaan po yung pakiramdam ko
Nabukasan po yung mabigat na dinadalang problema ko. Parang napalagay po yung ano po, yung pag-iisip po kasi po kapag tiningnan po kasi yung malayong ano, parang kung tumingin ka po sa malayo, parang maiiwan na po yung problema mo. Ayun. Yan ang gusto ko sa'yo, Jeremy, na mas piliin mong iwanan ang mga problema na yan. Layuan, kumbaga. Ano? So, ano? Okay na. Okay na po. Saan mo pa gusto mong magpunta? Para may pasyal kita. Satisfied ka na ba dito? Okay na? Okay na po dito. Saan mo pa gusto? Baka may gusto ko ba? Sabi mo lang at may motor naman tayo. May gusto ko ba mang puntahan? O uwi na tayo? Uwi na lang po. Uwi na lang tayo? Ah, sige. Ayan mga kalingap, nag-uwi na rin kami. Oh, kamusta Jeremy? Ayos? Kapag kanta pa sa bahay ha? Anong pakiramdam? Nakapag-release ka kahit papano? Sige po. Medyo na pa siya buong pagkanta. Medyo na paus ka. Pero at least nakapractice practice na lang. Pag gusto mong kumanta, magsabi ka lang sa akin at maanda tayo sa bahay. Maraming natuwa sa Facebook page ko sa iyo, pagkanta. Na-enjoy naman? Yun po. Sobra buha po. At punta pa tayong dagat. Oh. Maraming salamat po kay Vincent. Dahil pinasyal mo po ako sa tabi ng dagat at sinama niyo rin po ako sa bahay niyo para kahit pa paano kapag ano, practice po ng kanta. Maraming salamat po. So, sana yung gaya ng sabi ko sa iyo, no? Na kalimutan mo na yung mga bagay na nagpapagulo sa isip mo, ha? Okay, maasahan ka ba yun? Hindi. At sana ano lang na dasal ka lang lagi, ano? Huwag kang para iisip ng kagugulo ng isip mo, ha? O ito, pangalawas mo ito. Yan. Mula yan sa YouTube channel ko para meron kang ano, meron kang pambili-bili dito, ha? Po. Kamusta naman yung budget mo? Nandyan pa? Po. Katago. Mapaalam ko sana ko sa inyo. Na ano? Sinabi ko po kanina sa inyo. Na ano? Pampasok po yung ano, bike. Ah, magbibili ka? Po. Eh, sige, at pera mo naman yun. Magbili ka, sige. At, sa'yo naman yun. Tira naman po akong pang-allowance. Sige, po. Para makakumbaga, makatibig ka. Yan lang din po nga gamitin ko araw-araw po mapasok. Oo, sige. Sa'yo naman yun. Pera mo naman yun. Lahat ang binigay kong pera sa iyo, sa'yo yung lahat. Ikaw magagastos nun. Mabuti ngayon, bibili mo ng bike mo para meron kang service sa pagpapasok mo. Buti naisip mo yung ganun para makatipid ka sa ano. Tipid po sa pamasahe. Lifetime mo na yung magagamit yung bike mo. Wala ka pong pera, malakad ka po talaga. Tama yun, pero dapat mag-iingat ka. Iingat lang ano. Magkano yung bibili ng bike? Mahal po eh. Nasa magkano? 7 po. 7? Oh, at least magagamit mo naman. Di ba aling mahal at basta magagamit mo? Maganda po po. Maganda. Okay. Saan ka magbibili? Yung sa labo po, sa AMG. Sige, para meron kang gagamitin sa pang-araw-araw. Tangali na po, baka ugutom na po kayo. Hindi, okay lang. Walang problema yun. Basta at least kahit pa paano na ano ko sa'yo, napagaan ko yung loob mo. Ano? Yun po. Tuloy lang sa amo ng buhay, ha? Huwag mong para iisip ng kung ano-ano. Ha? Kapag naiisip mo yung mga ganung bagay, magdasal ka lang. Ano? At lagi mo tatandaan, nandito lang si Kuya Vincent. Kapag may problema, chat mo na lang ako. Diba? Kahit baga sa chat, pinapayuhan kita. Kasi lagi mo tatandaan, nandito lang ako. Nandito ang mga taong nagmamahal sa iyo, nasa paligid mo. Nagagawin lahat para sa iyo. Ano? Lagi ka lang mag-iingat. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo yan. Diba? Sana, wag nang maulit yung parang nagang isip pa mo nagang sabi sa iyo, ano? Yung bagong sabi mo, parang may nagbubulong. Parang may kabilaan po sa balik. Yun na nga. Kasi nagang isip pa kasi. Sana, wala na yung ganun. Pag dumadating na yun sa buhay mo, parang
kakaramdam kang ganun. Isipin mo kasama ko sa Lord, di ako nito pababayaan. Di mo mawawala yan. Okay. Ha? Ganun lang, ganun lang gagawin mo para di ka na, ano, pressure, di ka na de-depress. Ano, so, stress. Kuya Vincent, ano po pala? Yung travel po, parang nabili pa akong bago. Bakit? Ano na po? Kaya pag ganun mo palang po, apunit na po. Gawa po ng pag-iinit. Ah, sa init na po, ulan yan. Maharapok na po. Hmm. Hindi ba dito pwedeng pawidan? Tama na po, yung tarpal na lang po. Tarpal na lang po. Masa naman yan. Dapat kahit tarpal, ano lang, kahit pawid-pawid lang, ano? Pwede pero po, hindi naman po sana. Hindi naman po ito, ano, pumatagalan. Pero papayag kaya sila, ano, papawidan to? Pahayag po siguro. Kaya ba, kung pwedeng kubo-kubo, kung ano dyan, no? Baka may, pwedeng magpagawa ng kubo-kubo. Kanina ba itong lupa? Kala mama, titi na mo? Sa kanila po magkakapatid. Pero pahayag naman sila na patayon ka dito ang bahay. Pahayag daw po si Mama Tinay. Kahit material lang. Opo. Kahit palit lang ano. Kasi para sa iyo. Baka makaano ka lang. Matagalian ka lang. Yun ang maganda kung papayag sila. Hindi. Pero dapat mas maganda makausap lahat ng mga kapatid. Uh-huh. Kung papayag. Opo. Uh-huh. Kasi minsan may mga kapatid na hindi napayag. Kaya sabihin lang, permanent ka na dito, di ba? Opo. Kung lalo, kung papatayan ka ng, ano, ng talagang konkreto, mas hindi sila papayag. Ano? Pero ayaw mo, baka may, malay mo may magsagot ng maging yung lupa mo, maging yung bahay mo. Ano? Kung maganda lang talagang takbo ng disco, bakit hindi ko, ano, hindi ko kayanin, di ba? Ano, pipraying lang tayo. Darating din ng magandang ano, bukas. Ano? Huwag kang mawawalan pag-asa, ha? Okay? Okay po. Laban lang. Laban lang po. Yan, o. Sige. Peace bomb. Yan. Ingat palagi, ano, ha? Ingat din po. Maraming salamat po ulit. Okay, sige.